Deliver Wall, ay Pastor Tamaka, Apostolic Deliverance of Christ International, Issues of Sonia, the public like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Nawa'y kapayapaan at habag, biyan ng Diyos ay suma sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Ito po lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Mga kapatid, sa araw na ito, ito naman ay palibagong araw, dagdag na ating mga taon, ating mga karawan. Sa lahat ng ating mga viewers ngayon, ating mga listeners dito sa YouTube channel, sa Facebook, happy birthday po sa lahat. Naway kapayapaan, habag, biyaya ng mga araw at mga taon, malusog ng katawan at ang ating pangarap, nahilingan, naway ipagkaloob ng Diyos sa magitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Mga batid, sa bawat araw, ito po ating ginagawa, ang mga video po na ating pinupost dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. So, huwag kalimutan mga batid, mag-like and share lang po tayo or subscribe natin, dinipost natin ang notification bell para updated po tayo sa bawat araw na ating mga palibagong video at saka live streaming natin tungkol po ng salita ng Diyos. Mga patid, tandaan po natin ang mga panahon na tinagdaan ng Panginoon sa atin, hindi natin alam ang kailan pong buhay natin, kailan tayo, mga patid, dahil sa limutan, dahil po sa limutan na ito, ay mandali alam po tayo, hindi po tayo magtatagal, sapagkat hindi po tayo, mga patid, tagalupa talaga, tayo po ay mamaya ng langit. Kaya dahil po mamaya ng langit, ayon ng Panginoon na ang ating pananampos sa salimutan na ito ay makasalimutan po na pumuhay. Hindi po. Kailangan ang ating pahalagaan kung dapat pukusan natin ang mga bagay na sa langit. Dahil mga bagay sa langit, yan po ang mga bagay na hindi po matatapos. Dito sa salimutan, lahat po ng ating makikita, lahat po ng kayamanan na ating nakamtan may katapusan. Ano man ating nakamit, kung nagkaroon tayo ng mga bagay na ating hinahangad ay galing po yan sa Panginoon. Lahat po ng ating tagumpay dito sa limutan ayon pa sa tulong na ating Panginoon. Kaya ang dapat nating gawin, huwag nating kalimutan na lahat ng bagay po natin nakamtan ay galing po sa Panginoon. Isa 1 Timothy chapter 6:17, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pagsabihan ng mga mayaman na huwag silang asa ng kayamanan na ito'y lilipas lamang, kundi doon sila aasa sa Diyos nagbibigay ng kayamanan kung lahat ng bagay na ating ginasayahan. So kaya masaya po tayo, may bahay, may lupa, may sasakyan, may negosyo, kung ano pa man ang nakamtan natin, ito'y galing sa Panginoon. Kaya huwag kalimutan mga kapatid na itong mga bagay natin nakamtan, hindi sa ating pagsisikap, hindi sa ating karunungan kung kakayahan. Ito'y lahat ng bagay natin nakamtan ay nanggagaling po sa Panginoon. Karangalan, kapurihan, kapangyarihan, at ano pa man ang ating nakamtan, lahat po yan galing sa Panginoon. At yan mga kapatid, huwag kalimutan, dahil galing sa Panginoon ang lahat ng bagay, ay dapat ibalik natin sa Panginoon ang nararapat na makadiyos, maayos, matuwid sa paningin na atin Panginoon Kristo habang naghintay tayo ng kanyang pagparito. Isa Tito, Kabanata 2, Talata 11 hanggang po sa 12. Mga patid, yan ang sinabi ng Biblia na naligtas tayo dahil po sa biyaya ng Diyos. At ito'y nahayag na po sa lahat ng dako ng daigdig. At ito ang nagtuturo sa atin na talikuran na po natin ang makamundong pagnanasa. Mamuhay tayo sa mundong na ito na may takot at matuwid at maayos at makadiyos sa kanyang paningin. Sana mga patid, yun po ang dapat natin. Tandaan po natin mga patid, yan ang ilagay natin sa ating puso at isipan
kung ano ang nararapat na pamumuhay sa Panginoon, iyon lang po ang dapat nating gawin. Kung ano man ang ating mga pangarap sa buhay, wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Isa John 15 verse 5, "For without me, you can do nothing." So yan mga kapatid, wala tayong magawa kung wala ang Diyos. Kaya yan po pinatunayan ni Apostol Juan, isa John 15 and verse 5, wala tayong magawa kung wala ang Diyos. Pag sinabi niya, kung wala ako, wala kayong magawa. So ibig sabihin mga kapatid, dahil na wala tayong magawa kung wala ang Diyos, dapat pala araw-araw ay tayo po ay lalapit sa Panginoon at sundin na po natin ang kanyang mga salita, dahil po ang salita ng Diyos nagtuturo po sa atin na narapat na pumuhay. Huwag tayong hatulan ng parusa, harap natin sa hukuman, ay malaya po tayo at makapasok tayo sa kanyang kaharian. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat tayo ay harap, lahat tayo ay tatanggap, anuman ating ginagawa dito sa limutan habang namuhay tayo, yun po ang hatol natin. Tandaan po natin mga kapatid, sa araw ng paghukom, lahat nakasulat doon sa aklat ng gawa kung ano ang ginawa natin, sapagkat sa mata ng Diyos, hayag ang lahat, sama tayo paruroon. Anong ginawa natin ngayon ay kitang-kita po ng Diyos. Ayon po sa Proverbs 5:21, nakikita ng Diyos ang lahat ng dako at ang mga tao, at alam niya ang ating ginagawa. At dahil ganyan, mag-ingat po tayo. Panalita, may hatol. Naramdaman, may hatol. At salita, mga patid, tanda po natin, ingatan po natin yan, na kung hindi tayo makapagpigil at hindila, walang kabuluhan ang relihiyon. Walang kabuluhan ang ibig sabihin, pananampalataya natin, kapag hindi natin mapigilan ang ating mga dila. Kasi ang dila, mga kapatid, tanda po natin, maliit lang ito. Ang dila na parte sa ating katawan, subalit, ito po ay ang apoy nanggagaling po sa impyerno, sapagkat ang ating salita minsan pinupuri natin, mga kapatid, ang Diyos, at sa ating salita ay minsan ay atin naman na lait ang ating kapwa na kalarawan ng Diyos. So huwag natin mga kapatid, tanda po natin, huwag natin gawin, no? Sapagkat yan po sinasabi, Santiago chapter 3, tanda po natin, in chapter 6 up to 7, ang sabi ni Santiago, tanda po natin, ito po ang sinabi ni Apostol Santiago tungkol po sa ating dila na kailangan natin ingatan, dahil ang dila, mga kapatid, ito po ay nanggagaling po sa impyernong apoy. Pakinggan natin in chapter 3 in verse 6 up to 7. Ang dila ay tulad ng apoy, napakaraming kasamaan ang nagmula sa ating dila, at ito ang nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy nanggagaling sa impyerno at sumisira ng buong buhay natin. 7. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad at tumilipad ay gumagapang o nakatiraman sa tubig ay mapapaamo ng tao. Verse 8. Pero walang taong makapagawa ito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakakamatay. Verse 9. Sumagitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon na ating Ama. Pero sa magitan din ng dila, sinusumpa natin ang ating kapwa na linikha na kalarawan ng Diyos. So mga kapatid, ito po ang ating kalagayan. Habang namang ipatay sa limutan, hindi maiwasan natin na hindi po tayo makapagsabi natin bukunwari, kasi ang bibig natin minsan, nagpupuri tayo kahapon Linggo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Ngayon na naman sa ating trabaho, baka katabi mo lang po ginagamit ng Diablo para ang dila natin ay talagang ito po ay nakakalason at nakamamatay at nakakasira ng buong nating katawan. Ang dila, sa kabila, mga kapatid, ng lahat, tayo po talaga ay harap ng, sa Panginoon sa araw ng hatol. At ito mga kapatid, ay ano mong sinasabi natin, pananagutan natin yan. Mateo, in chapter 12:36-37, sinasabi ko sa inyong totoo na sa araw ng paghukom, mananagot ang bawat isa kung ano ang kanya sinasabi
mas ito po mga kapatid, maliwanag po mga kapatid, no, sa Mateo chapter 12:36-37. Sa sabi ng Biblia, kung ikaw ay paparusahan, pawalang sala ka ayon sa salita na lumabas sa bibig. Mga kapatid, ingatan po natin na ang nalabas sa ating bibig hindi nakakasira sa ating kapwa. Sana po ang lumabas sa ating bibig, ito po yung nakakalugod sa Panginoon at sa ating kapwa. Kasi minsan sa ating dila na lumabas sa ating bibig ay ito po ay nakakapuot, no? Ito po ang sanhi ng puot ng ating kapwa at sanhi ito ng gulo, mga kapatid. Kaya ingatan natin ang dila. Maliit na bagay ito sa ating katawan, pero ang dila na ito, mga kapatid, ang apoy ng galing sa impirmo. Ibig sabihin, buhay pa tayo, sinusupok, tinutupok na tayo, no? Buhay pa tayo, tinutupok na tayo natin dila. Para tayong naglakad po na apoy, sabihin natin na wala na pong ano, buhay. Kasi ang ating banalita galing sa impyerno pala. Ang dila natin, ang apoy nito, nanggagaling po sa impyerno. Kasi minsan po ang dila natin, nagbubuga ng apoy. Ibig sabihin, na ito po yung nag-udyok ng puot ng ating kapwa, galing po sa ating dila. At sa ating dila din, nagpupuri, no? Napupuri ang Panginoon at pinupuri tayo ng ating kapwa. Kasi ating banalita, ito po ang basihan, mga kapatid. Wala pong sabihin natin halaga ang relihiyon. Kung sabihin na pumuhay natin bilang Kristiyano, kung manampalataya, kung ang dila natin, basta-basta naputak ng putak, kahit na po hindi nakabuti sa ating kapwa. Kaya ingatan ang dila natin hatid sa impyerno, sana po ang dila natin ginagamit, na ito po yung nagpupuri sa Panginoon at magpapasaya po sa ating kapwa, hindi po puot galit ang maramdaman ating kapwa. Ang dila natin, ang natin mga kapatid, mahirap pigilan. Mahirap. Pero mapigilan mo kung hindi ka magsalita. Kaya nga minsan po ang mangmang ay napagkamalan na matuwid kahit siya ay mangmang kung hindi siya makapagsalita. So kahit walang alam tayo, kapag wala kang salita, hindi ka matisod, kung hindi ka mabitag ng iyong kapwa na ano ka palang tao, masama ka pala o matuwid. So dapat na mga batid, mag-ingat po tayo sa bawat araw natin pamuhay. Sana po na ang ating pumuhay sa libutan ay mapakinabangan po natin. Sana po mga kapatid, hindi po hatol ating kantungan. Sana po buhay na walang hanggang ating makamtan sa araw na ating pag-alis sa limutan. Tanaw po natin, pananalian po ang buhay natin sa limutan. Ipunti magtatagal. Mga kapatid, tanaw po natin ang Biblia ng kapatunay. 119 and verse 19. Pansamantala lang po ang buhay natin sa salimutan. Ay po sa Salmo, kung Psalms 119 verse 19. Pansamantala lang po, hindi po tayo magtatagal. At dahil po, ang Panginoon po nakakaalam sa ating pamuhay na ito'y karapat-dapat pa ba tayo, hindi pa. Kaya hanggang ngayon, tinuturuan po tayo, pinagsabihan lang tayo ng Panginoon para po na ating pamuhay talaga ay maging tama, huwag tayong mahatulan ng parusa sa pagbabalik na ating Panginoon. Tatanggap tayo ng ating pala at mayroon namang puot, galit ng Diyos sa kanyang pagparito sa mga tao po na hindi po naging masunurin sa Panginoon. Huwag hayaan mga kapatid, tandaan po natin, habang may patimang pag-asa is Ecclesiastes kumangaral, Kabanata 9, talata 4, habang may patimang pag-asa, ang mabuti pa daw ang aso ng buhay kaysa patay ng leon. Alam naman natin, kung i-compare natin ang aso at saka leon, mas matapang ang leon. Pero kung patay na ang leon, kahit gano'ng katapang yan, hindi ka na matulungan. Pero ang aso, kahit buhay, kahit aso lang po siya, kung buhay pa, matutulungan ka pa rin ng aso. Sapat ang aso po, ay may aso po na sabihin natin naging masunurin sa kanyang Panginoon at nakatulong po ito sa Panginoon niya bilang aso. So mabuti pa daw ang aso na buhay kay patay sa leon nga patay. Bakit? Kahit matapang ang leon, pagpatay na, hindi ka naman pakinabang doon. Kaya tayo din, habang buhay patay, may pag-asa pa po. Bakit? Pwede pa natin talikuran ang masamang pamuhay natin. Kaya pa natin talikuran ang masamang ugali. Kaya pa natin pigilan ang dila kasi pinapalam ito ng Diyos na ang dila natin, mga kapatid, ay galing po ito sa impyerno. No? Tandaan po natin, sinasabi po dito sa, sinabi sa verse 7, Hallelujah, Santiago, up to verse 8, up to 9, Hallelujah, lahat ng uri ng hayop ay lumalakad, ay lumilipad, ay gumagapang, ay nakatira man sa tubig mo paa mo ng tao. Pero, walang tao makapagawa nito
sa dila. Wala itong pigil sa kasamaan at puno ng lasong nakakamatay. No? Sa verse 9, sa magitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon Diyos Ama. Pero, sa magitan din ng dila, ay sinusumpa natin ating kapwa na ginawa na linikha ng Diyos na kalarawan niya. So mga kapatid, ganito po ang kalagayan natin. Okay, mag-ingat. Huwag hayaan. Nasa tipagharap sa hukuman, parusa pala ating kantungan. Kasi, nakahanap po ang paraiso, nakahanap po ang itong impyerno na ito'y bubuksan na po sa ng paghukom at itapon ang lahat na tao na hindi kumilala sa Diyos at hindi sitalim ang ebanghelyo na ating Panginoon. Isa 2 Thessalonians 1, verse 8 up to 9. So mga kapatid, darating po siya naman na may apoy na kasama ng apoy at parusahan ng mga tao hindi kilala sa Diyos at isumunod ng ebanghelyo tungkol po na ating Panginoon. Isa verse 9, parusahan sila ng parusa na walang hanggang at mahiwalay na sila sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang purpose naging Christian po tayo? Anong purpose nagsamba po tayo? Anong purpose ng langit po tayo? Sapagkat nais natin karapat dapat sa Panginoon. Nais natin maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. At sa pagsamba, tinuturuan tayo ng Diyos Ama para ngayon na sa araw na ito, ituwid natin ating ugali, panalita, ating naramdaman kasi sa puso ang galing ang pagmata sa sarili, pagpatay pangalan niya pagkiapid, pagsaksing kasinulingan, panira ng kapwa. Ito po galing sa puso natin. Isa Matthew 15, verse 19 to 20, ito ang pupahawa sa atin, kung nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. So mag-ingat po tayo mga kapatid, hindi po huli ang lahat, kasi at panahon pa po ito ngayon ng kaligtasan. Pero, darating ang panahon, ikaw na ang maghanap ng kaligtasan. Ngayon, biyaya pa tayo, kasi inuopir pala ng Panginoon sa atin ng kaligtasan, inuopir po niya paano mo yan ang matuwid, paano mo yan ang makadiyos. Mga kapatid, sa harapan ng Panginoon habang naghintay tayo sa pagdating ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoon si Kristo. Tito chapter 2 verse 13, yan po sinabi ng Biblia. Habang naghintay tayo sa verse 12, Tito chapter 2 verse 12, ang sabi ni Tito na itong biyaya na ito nagtuturo sa atin sa pagtalikod, sa makamundong pagnanasa at mamuhay tayo sa mundo na ito maayos, matuwid at makadiyos. Sa verse 13, habang hinintayin natin ang dakilang pag-asa ng kaligtasan sa pamamagitan at dakilang Diyos na tagapagligtas na ating Panginoon Yesu Kristo. So mga kapatid, napakahalaga po sa bawat araw, ingatan lang po natin ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya na tinatawag na Iglesia ng Diyos. Sapagkat na Iglesia ng Diyos, tayo po yan mananampalataya. Hindi simbahan karatula, hindi relihiyon ang Iglesia ng Diyos. Tayo po yan mananampalataya is 1 Timothy chapter 3 verse 15 na kung sakaling maantala man ako, sabi ni Apostle Pablo kay Timoteo, kung sakaling maantala man ako, alam mo na ano ang gagawin mo sa mga pamilya ng Diyos, sa bahay ng Diyos. No? Tayo mananampalataya ang Iglesia ng Diyos na buhay at tayo ang haligi ng katotohanan. So mga kapatid, sa bawat araw, nais ang Panginoon ituwid ang ating pamuhay, nais ang Panginoon matuto tayo. Hayaan mo na reliyon mo anong karatula mo, makinig lang tayo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos nagtuturo po sa atin na rapat na pamuhay. Huwag mahatulan tayo sa pagdating ng paghukom, tayo talaga ay mapalaya at hintay maparusahan sa apoy na hindi mamatay. Mga kapatid, sana huwag kayong magsawa sa ating mga video ginagawa natin. Ito po ay nag-create po tayo ng video labi ng Diyos bawat araw. So kahapon, pasinsya lang po ang live natin putol po sa pasignal po natin mahina. So sana mga kapatid, mga video na ito, tanda po natin, tigilan ang dila sapagkat wala pong mga kapatid, kabuluhan ang ating pagkareliyoso kung hindi natin tigilan ating dila. Sinabi po sa 1:26 dito po sa Santiago, mga kapatid, kung may nag-aakala na siya reliyoso pero hindi naman siya makapagpigil ng dila niya, walang silbi ang pagkareliyoso niya at niluloko lang niya ang kanyang sarili. So mga kapatid, huwag naman sana na reliyoso po tayo, maaga pang gumising para sa simbahan, para magsamba, pero pag hindi mo kaya pigilan ang dila mo, hindi po natin kaya pigilan ang dila natin, delikado po ating kalagayan, walang silbi ang relihiyon na ating pinapakilala sa sanlibutan, kundi pinuloko lang po natin ating sarili. Huwag naman natin lukin ang sarili natin mga kapatid, sapagkat kung marunong tayo magluko ng sarili natin, lalo na po sa kapwa, baka din
yun ang ginawa natin. So huwag naman mga kapatid, ingatan bilang Kristiyano, dahil ang relihiyon natin, mga kapatid, hindi basihan, naligtas ka na sa relihiyon. Ang basihan dito, ang pagsunod ng salita ng Diyos. Katotohanan lang po, pinapangaral po natin para po tayo na't mag-isa po sa kulatian ating Panginoon, na sana po tayong matulan ng parusa, sana po buhay na walanggang ating makamtan. So kayo mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkataon, habang buhay pa, may pag-asa pa po. Kaya pa natin baguhin ang daan natin, kung daan ito papunta ng kapahamakan, papunta tayo sa buhay na walanggang. No? So alam natin ito, kasi sa kaliwa, ang daan po, dalawa po ang daan, kaliwa't kanan ka lang. Kung kakaliwa ka, yun po, papunta po sa kapahamakan, impyerno. Kung tayo patuo pa kanan, yun po ang papunta ng kaharian. At ang doon sa kanan, matuwid po na mga tao yan. Pero kung tayo po masama na pumuhay, ang kanan, mga kapatid, para sa matuwid, at ang kaliwa ay ito'y para sa mga masama. Kaya huwag tayo magmasama, kasi pag dumaan ka sa daan ng sa kaliwa, masamang pumuhay po yan. Pero kung matuwid po pumuhay, ang daan po natin lakaran, papunta po ng kaharian. Ito po ang kanan, papunta sa kaharian ng Panginoon. Isa Mateo 25, verse 31 up to 33, mga kapatid, na ang tinatawag na sa kaliwa yung kambing na pumuhay, at yung sa kanan na paraiso yung matuwid na pumuhay. Sapagat ang presentar ng Panginoon, ang kambing, ang masama, at ang karniro kung tupa, tayo po yung lumi ng Diyos na mga manampalataya na mamuhay po ng matuwid, papunta tayo sa kanan, yun po ang kaharian ng Panginoon. So sana nakatulong po sa ating mga video na ito. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkataon. Magtiwala tayo sa Panginoon at makinig tayo ng salita ng Diyos, at pagsisihan na po natin ating makasalanan, huwag kalimutan, magsisi na tayo at magpabautismo sa pangalan na ating Panginoong Kristo upang mapatawad tayo sa ating makasalanan at tatanggapin na natin ipagkaloob na Espiritu Santo. So yan mga kapatid, ang pinakamalaga po, huwag sayangin ang pagkataon. Huwag hayaan na ang pagdilat na ating kaluluwa, apoy pala na ito'y nag-aalab. Tulad ng isang mayaman, nang namatay ang mayaman, wala siyang nagawa. Kahit gano'ng kamayaman man siya sa salimutan na ito. Pero nang namatay ang mayaman, nag-alab na apoy po ang kanyang napuntahan dahil wala silang panahon sa salita ng Diyos. Hindi daw sila makinig. So yun po ang dahilan. Dahil nakinig po tayo, hindi po tayo matulad ng mayaman, na nang namatay ang mayaman, doon siya ang kanyang kaluluwa sa nag-alab na apoy. Is Lucas in chapter 16 in verse 21 to 23. Sa 24, dahil makaawa po siya na sana suguin si Lazaro, sabi niya ang mga Abraham, suguin mo si Lazaro, basain ang dulo ng kanyang daliri upang ipatak sa aking dila, dahil dito ako nag-alab na apoy na ito. So mga kapatid, nakahanda na po yan para sa mga taong walang panahon sa Panginoon. Yun po ang sinabi ng Biblia. Ngunit sa atin na nakinig, hindi tayo matulad na isang mayaman na namatay siya papunta sa apoy niyo. Doon po sa apoy nag-alab, yung pinawag na hadis. So mga kapatid, mabuhay man siya sa muling pagkabuhay, ang impyerno din nakahanda na po. Kasi ang impyerno, ang malagay doon, katawan at kaluluwa. At ang hadis, ang nakalagay lang doon, kaluluwa lang. Ang impyerno, katawan na po at kaluluwa ang matapon doon. So ang hadis, yan po kalalagyan ng kaluluwa na masama. Dahil po, kung masamang buhay natin, mga kapatid, kumpirma na po sa Biblia, may pupuntahan po tayo. Ito po ng alam na apoy. At kung tayo matuwid na pumuhay, doon, mga kapatid, nakilagyan ni Lazaro ang tinatawag na paraiso. Nandoon ngayon ang kriminal na isang pinangakuha ng Panginoon Kristo. Ngayon, ikasama kita sa paraiso. Yun mga kapatid, kumpirmado po sa Biblia, nagpapatunay sa Lucas 23:43, sinabi ng Panginoon, ngayon, ikasama kita sa paraiso. Yun po isang kriminal ang kapako sa cross. Bakit nakasama sa paraiso? Patay ang kriminal sa kanyang kasalanan, bayad na po siya. Dapat na siya pangakuha ng paraiso. At tayo ngayon naman, namatay si Kristo sa ating pagkamakasalanan, nawa siyang kasalanan, para dalhin tayo doon sa kulatian na ating Diyos Ama. Isa 1 Peter chapter 3, verse 18. Na siya walang kasalanan, pinatay siya dahil sa ating kasalanan, upang dalhin tayo doon sa kulatian ng ating Panginoon Diyos Ama. Walang iba ang ating Panginoon Kristo. So maraming salamat mga kapatid, hanggang dito lang po ako. Sana po nakatulong ang mga video na ito sa ating bawat isa.
Huwag kalimutan mag-like and share, subscribe, don't forget to push the notification bell for update every day, the new videos. Thank you so much. God bless us all.